Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Isayos sa ating mga orasan. Apat na minuto na po makalipas ang alas 6. Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Karomi Eluspa. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Maayong buntag, Kinabawan City. Maayong buntag, North Cotabato, Tibok, South Central, Mindanao. Adlaw nga Huwebes, Pitsa 4 na sa bulan sa Pebrero. Mga katinig, paspas kayo ang pagdagan sa panahon. Mga katinig, sa ngala ni Caloy Rosario, ang atong regular host, kasamtangan ninyong makauban si Tinig Uno. Mga katinig, daghan kayo taghisgutanan, no? Daghan kayo nga panghitabo. We would have wanted to start with a good news. Mangitatao good news, pero murag... ano ba yung good news? Siguro ang good news, mga katinig, aduna yung sa panagtigom sa Provincial Peace and Order Council dere sa North Cotabato, gahapong adlaw, maningkamot kita nga makakuha og mga taho gikan sa mga hingtungdan mahitungod nianing gimitingan gahapong adlaw. Oh, nag-text nga atong higala dere sa Sanggunian. Basig aduna po yung issue gikan sa Sanggunian kay atong mahibawan nga adunay gipasang resolusyon ang Sanggunian na gahapon mahitungod niya ning it's about confidentiality niya ning mga CCTV nga gi-require. Atong paningkamutan niya ang kahinabi si Konsehala Ruby Padilla Season, mahitungod diyan ni mga katinig ang ASF o kining African Swine Flu nga nagadala og negatibong epekto sa atong ekonomiya. Anaa gihapon mga katinig, for so long a time we thought, no, naghunahuna kita, nagtuo kita nga kining maong sakit sa baboy, kining African Swine Flu or African Swine Fever, mas nailhan sa ASF, na-contain na kini. But apparently mga katinigan, doon na pa'y daghang mga kaso. Not only perhaps sa Luzon, kundi nakailap na kini diri sa Mindanao. Mahinumduman na ito, nga diri sa tuwa sa Kidapawan City o sa Tibuok, North Cotabato, no? Doon ay na threat niya ng ASF o doon na mga kaso diri sa Kidapawan City. Sa Magpet o sa Rojas, I think, no? Kumusta ka ni karon? Aduna ba kayo mga panagbag-o sa mga statistics sa mga gipamatay nga baboy? Kay we learn, mga katinig, sometime last month, no? End of January, aduna na ay mga nabayran ng mga hog raisers, mga katinig, no, katong mga hog raisers ang ilang mga baboy ipang islaughter. Dili pud sa makilala, mga katinig, sad news kini kay dunay senior citizen pod nga gipusil og patay gahapong adlaw. So pipila lamang kini sa atong paningkamutan nga mga issue nga ato ang tukyon diri sa ato ang primetime edition sa Tinig ng Bayan. Mga katinig, aduna po yung usa ka good news, no? Pero we hope that we can get in touch with a representative or a spokesperson sa RTWPB, kining Regional Tripartite RTW, Wage and Productivity Board sa Department of Labor and Employment. Kaya mga katinig, doon sila yung Olympics. So,
lain ni ilang Olympics, no? Kining isgutan ito nga Olympics sa RTWPB, mga katinig, adunay Industrial Olympics, dili ni ka itong games, no? Ang kinihang Olympics, mga katinig, lahi ni contest ni sa mga best practices sa mga kumpanya, no? National kini nga contest, no, sa mga best practice sa mga kumpanya kung giunsa nini pag-survive, especially sa panahon sa pandemya, giunsa nini pag-padayon nga maalagaan, masiguro nga walay mga ano, papha sa iyahang mga trabahante, o kung naaman na limitado lang. So somehow ato ang hinganlan kinig ka contest sa resiliency, unsa ka resilient kining pipila ka mga industriya, mga pabrika diri sa Pilipinas, including diri sa Mindanao, no? Og mga katinig, bugat kini kay, of course, amid the pandemic, sayod man kita nga daghan kayo ang mga pabrika nga nagsara, daghan kayong mga mamumuo, mga trabahante ang nawadan og trabaho, og nagapadayon pa kadtong threat nga madugangan pa kining mga ihap sa mga mamumuo o mga trabahante nga mapapha sa ilahang trabahoan tungod kay daghan pang mga kumpanya, no, nga mga mga employers nga wala pa naka-recover ni ining epekto sa COVID-19. Mga katinig, aduna tay bagong update dere, no? As of the moment or as of yesterday, padakuon na to gamay kay ang mata sa tiguang. mga katinig, ang mga naka-recover, no? Samtang ginapaling kamutan sa ato ang kaubang bubong ponyo nga makontak ang ato ang mga resource persons sa ang COVID-19 tracker na to, no? Ang bagong mga naka-recover sa General Santos City, adunay 6 mga katinig. Dari sa North Cotabato, adunay 7. Usa sa Kabakan o 6 dari sa Kidapawan City. Sa Sarangani Province, mga katinig, sa Malungon. 7 usab ang naka-recover, no, sa South Cotabato, kana sa Sarangani Province, Malungon, no, sa Langka Munisipyo. Sa South Cotabato Province, mga katinig, sa Banga, adunay usa nga naka-recover. Sa Coronadal City, adunay duha. Sa Tampakan, adunay usa. Sa Tantangan, adunay duha. Sa Tupi, adunay 5. O sa Sultan Kudarat, mga katinig, sa Takurong, adunay usa nga naka-recover. Ang total sa Tibuok Region 12 nga naka-recover ng mga pasyente sa COVID ni abot sa 32. Apan, mga katinig, aduna po tayo mga bagong mga na-confirm nga mga kaso, no? Sa General Santos City, mga katinig, adunay, as of yesterday, adunay 15 nga mga bagong mga kaso. Sa North Cotabato Province, sa Kabakan, adunay 3. Sa Kidapawan City, adunay 6. O sa Makilala, adunay 1. So, mga katinig, ubertikan no, gihapon ka itong number sa recovery kung atong tanaw, no? Sa Alabel, sa Sarangani Province kini, adunay usa nga bagong nga kaso. Sa South Cotabato Province, sa Coronadal City, adunay usa. Sa Nurala ug sa Surala, aduna po'y tag-isa sila. Sa Sultan Kudarat Province, mga katinig, sa Bagong Bayan, adunay isa. Taas-taas ug daghan-daghan kining bagong kaso sa munisipyo sa Esperanza, adunay siyam, mga katinig. Ug sa Isulan, adunay isa. Sa Takurong, adunay 4. Mga katinig, ang total sa mga bagong kaso anaa sa 44. So mas daghan pa kini dito sa mga numero o sa hidaghanon sa mga kining mga naka-recover, mga katinig. Now balikan na to kining ASF, mga katinig, kay gahapong adlaw atong nakahinabi ang usa sa ato ang mga batikan nga kongresista, ang partilista nga representante sa bayan muna nga si Carlos Isagani Sarati,
mga katinig, lalakbitan na to, no, kining hisgutanan sa ano ASF. Kaya partially, nagkulang lang tag oras, mungod, no? Ang mga ang problema mong gunan ni mga katinig, di ko kini mong issue kay na kurat na lamang ang kadaghanan kay we thought nga kontrolado na lagi kini but aduna pa may daghang mga bagong kaso nga nagasulpot. Now mga katinig, adunay proposal kining maong kongresista nga si Sarate nga unta i-subsidize sa gobyerno kining presyo sa mga agricultural products, especially kining mga hog products o kining mga karne sa baboy, kaya instead no nga magtakda og price ceiling, no, nagmagtakda og price ceiling, but pasabot mga katinig, magtak na ang gobyerno og presyo nga dapat ang kada kilo sa inyohang ibaligya nga baboy hangtod lang sa ingon ani nga kantidad. So matod pa niya, kining pagtakda og price ceiling mo kining pagtakda og price ceiling kuno matod pa niya mga katinig, dili kanimo ang solusyon sa crisis na to sa baboy, no? Kaya ang mahimo lang ni ani, mahimo lang ni aning epekto ang pag-away sa mga consumer o mga producer. Ang iyang suggestion which we believe also is noble o maayo, i-subsidize sa gobyerno ang production sa baboy, no? I-subsidize niya ang production sa level or sa hanay sa mga raisers, and at the same time, alayin po itong subsidy sa presyo, no? Diya sa merkado. So, ingon ana ang iyahang proposal. Kagahapong adlaw mga katinig, no, human na ito, may istorya. Makahinabi, dari, si Congressman Sarate, usa ka opisyal sa Department of Agriculture, no, ang nanawag kay nagapangita na sila og baboy. Sila na kuno ang Department of Agriculture na ang mamalit na sa mga baboy. Apan unsa pa may paliton nga baboy sa Department of Agriculture nga gipang mass slaughter naman tungod ni aning ASF, no? Mga katinig, kanusa pa kaha makarecover kini atong mga hog raisers? We think 2 or even 3 years sa dili pa kini makarecover. Especially, nga padayon po nga nagmahal ang presyo sa mga inputs, mga pagkaon, mga medisina, vitamina para sa ilahang mga alaga nga hayop. Mga katinig, mura og ang dakong problema na ni kung dili kini, serious kini no, nga problema, kaya kung dili kini ma-address og maayo sa atong panggamhanan, malubog yud ta sa mas grabe pang crisis ni aning especially kini ato ang swine industry o kini ato mga magbababoy. Kaya nga no mga katinig, kung ipa ano, kung ato yung ipatuman kanang price ceiling, no, mahitabo niya ng mga katinig, wala nagyoy mga farmers nga magbuhi o baboy. So masamot na ang kakulangon sa ato ang supply. Og ang nakita pa lang initially nga solusyon ni ani sa gobyerno katong pag-angkat or pag-import og mga baboy dito gikan sa laing nasod. Of course, aduna sila yung mga ginaingon nga encourage nga magka ano ta, mangita na kita og kanang alternate nga source sa sustansya og bitamina nga makuha nato sa baboy. But by and large mga katinig, ang uban na naanay mga suggestion nga mag-rabbit na lang mo. Testingan daw nato. So mga katinig, karon matod pa, no? Ganiya atong nahisgutan, atong gihisgutan, nga ang Department of Agriculture na mismo, dari sa Region 12, nagapangita og mga baboy nga ilahang paliton. Kaya siguro, i-ship kini dito sa Metro Manila, kaya grabe na yun ang crisis. So, an attempt nga maremedyohan man lang kining crisis. But as I've said, as we have said mga katinig, asa pa man ang mga baboy ron in taon? Oy, so
Balo baya mo, nga kamo mismo sa Department of Agriculture ang nagpaslaughter ni aning maong mga baboy tungod ni aning ASF. And mind you, nag-aingon, aduna na po yung news lagi. Nga matod pa, aduna na yung vaccine kining ASF. Nauna pa kining ASF sa kining coronavirus. Pero ang vaccine sa ASF, mora og naulahiman. Una pa nga gi-announce nga aduna na yung vaccine sa COVID-19. Na bago lang gi-announce nga aduna yung vaccine sa ASF. Pero mga katinig, asa kining bakuna karon? Ah, naano ba dali sa nasod Pilipinas? Kung naaman, kano sa kanin makaabot sa mga farmers? Okay ka doon mga katinig, ingani, naanay bakuna tinuod, pero sa kamahal yan ang mga bakuna, mayon, tag-subsidize na sa Department of Agriculture. Ang problema mga katinig, kung dili na i-subsidize sa Department of Agriculture, ang mahitabo niya na dili gihapon makamagbuhi og mga baboy ang atuang mga farmers kay wala sila'y sarang. Wala sila'y ikabayad niya ng maong bakuna. Mga katinig, another cost ka na no sa ano sa pagbababoy. Maunang kanang anapatay price ceiling, dugangan pa ang cost. So kinsa pa'y ganahan mag-alaga og baboy. So kana mga katinig, uban pa atong hisgutan kana sa ato ang pagbalik human ning pipila ka mga pahinumdum. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Nibalik na ang kahimsog og wala na gina problema sa bana ni Bimbim Gikana nga si Marshall taga Suhotan Badian Cebu. Ang iyang kidney problem tungod sa iyang pagtumar sa Yaka herbal capsule. Iyang kidney pa kuya, niya dugo sa saka. Then among na siyang gitala sa hospital, ang gitwan sa doktor i-dialysis na lang siya. Ngitay na po ang yaki. Tumana na mo siyang painom. Ano na wala na po niya. Then makatulog na po siyang tarong kuya. Salamat kay sa Yaki. Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Usa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya mao pagbuhi og mga kahayupan pinaagi niini. Matabangan ka aron nga mokita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, B3, enzymes, electrolytes, omega-3, ug probiotics na makapapaspas sa pagdago, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas, ug makapasinaw sa pani. Sa paggamit, inix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galong na tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa 3 ka kilo nga feeds, ug ihata kini adlaw-adlaw. Busa, usa pa inyong gihulat. Gamit na og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga agri-vet stores sa inyong lugar. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walang exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarboho ipailan-ilan. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes, o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Balatian impas. Mapalit sa mga butika. Alang sa inyong mga panginahanglanon sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, best book suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items ug uban pa. Adto na dayon sa Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Makit-an kini sa Duverlings Building.
Quezon Boulevard, Poblacion, Kinabawan City. O pwede matawagan sa 0955-126-6340, 0917-630-2874, o 0923-735-1612, or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, Makitaan sa Door 6 and 7, AS and HS Building, Quimpo Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendra Stream, beside J&T Express. Odron Uniform Center, Kinabawan, maker of quality sportswear, school and company uniforms. Odron Uniform Center, Kinabawan, open from Monday to Friday and Sunday. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Nikalibay ni Jeline Laraya, taga Peña Plata, Island Garden City of Samal, kay dako ang natabang sa Kidiaki Vitamins nga iyang gipatumar sa iyang anak na si John Carl. Kidiaki Vitamins, kuya. May kuya, so nag-answer doon sa assignment sa math thing kay ata. O da wala ginakapoy. Dugay siyang bugtaw, magtulog. May wag ka ang kuya. Yan ang Kidiaki Vitamins. Mas epektibo. Ang ayan lang mga mama nga masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika. Ang pagkaguba sa mga mata o kon retinopathy ang isa sa mga posibleng komplikasyon sang diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga botika. Na, naunsa man ang bata? Kaniha ra man na magsigigila. Giguto mangud ni ma, wala mangud kay gatas. Anak, di magiing na nataka pag tumaran ang oleferacy. Dugay na ko nag-ingon nimo nga kanang oleferacy, daghan kaayo ang benepisyo ni ana. Kanang susama sa magpadaghan o gatas sa inahan na nagapadede. Maunang ingon ako nimo, suwaye ang oleferacy. Salamat sa oleferacy. Malipayo na si baby. Mapalit sa pinakadaol ng butika o drugstore sa inyong lugar. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Twenty-seven minutos sa mga katinig human mula bayang alas 6. Mga katinig, atong gisgutan kaniya. Kiniliging usa ka masubo ang panghitabo nga diya sa makilala, no? Adunay usa ka senior citizen ko nung agiposil. Mga katinig, naasalin niya, no less than Police Major Arniel Milacotones, ang COP sa makilala. Mayong buntag, Major. Welcome, maghang salamat sa panahon na imong gigahin sa Tinig ng Bayan. Yes po, magandang umaga at sa lahat na nagpamati sa karon sa Joy FM, no? Mayong buntag sa liwat. Mayad gini kay mag-ilonggo kita. Major, adunay usa ka may ara gali, isa ka senior citizen nga giposil gahapon dara sa makilala. May ara ta detalye sini? Yes po, kahapon no, entrance gate no sa Concordia Manliki Store, Porok Dorian, Barangay New Batukan, Makilala. Taraon na 5 o'clock kahapon, na igiposil patay nga ang anglan na si Silvestre Balikog Sumaya, ay saka 71 years old no, Minyo, Robert Tapper, carpenter ang iyang profession. At residente po na sa kanang barangay. Yes, sa kahapon, mataraw na 5:27, nakadawata og ba tawag ikan sa Miami Bay sa LGU nga na ay ipusil patay dito nga lugar. So, apan
verification nga asa tinuod may pangitabo nagkadto ang ato ang kapulisan. So during the investigation, sa initial investigation, ang biktima nagalingkod sa tubangan sa tindahan ni Court Cordia Mandigis kung asa na ay upat ka individual na naga suot og mask na naga suot og black jacket and naka bull cap og na ay nagdeduo sa biktima sabay sulti o na traitor ni sa kilusan. So napagsinggit no, then without any provocation isa ka tao ni do gipusil o gamit ang pagpusil based sa recovered nga ebidensya na ay lima ka fired cartridges no na recover dito o duwa ka fired bullets na recover suno sa pag process ato ang provincial crime laboratory office kung asa ang biktima naka dawat og duwa ka gunshot wound sa iyang chest og tulo pod sa iyang ulo. So ibanatan gid siya na sa gusto no. So karon na ang amo ang kinahinabi karon ng pamilya regarding gid sa motibo nganong gipusil kaning si tatay no, 71 years old siya. So consider na gid nga tigulang na gid siya. Tikumbig pa ang karon ang mga pamilya sa biktima na today akong plano mapaluwag kami karon sa investigation as to the real motive. Pero definitely katuo ko kaniya involvement sa to ang mga left-leaning organization kay kung pagsulti based sa kansatong witness nakadungog sa traitor sa Kilusan. So definitely no, gina-verify na to kung kaning si tatay is kagrupo po no sa ato ang kaimiguan nila sa kakapiral po. Aha, so traitor sa Kilusan making you presume nga posible kining Kilusan nga ginahisgutan na rin ang mga NPN eh. Yes po, kasi as we all know, no, way back 2020, massive ang ato ang ato ang kanang ilkak no, sa EO70. Mm-hmm. May lima na kabarangay nga na sudlan na sa ato ang gobyerno. So isa na sa ato ang ginatanaw karon. Base no, may involvement ang ato ang kahilaan sa Picas po. Major ko muna ato ang theory, aga-asa gani kini nga barangay si Lolo. Kuan siya barangay Old Bulutukan. New Bulutukan. Sorry. O gang ang barangay New Bulutukan ba? Sumala sa inyong mga intelligence report na ba kini mga presensya sa mga kining armadong NPA? Yes po, actually ang New Bulutukan na include na po na siya for this year no para sa ato ang task force ILCAC sa Servisyo Caravan. Ana naumanan gani ang sa taas kaning sa side sa Biangan o Batasan kaning New Bulutukan, I think for this year may include siya. So isa na sa to ang ginatanaw karon kinabulabog ang programa sa gobyerno kung asa ongoing ang implementasyon. Aha. Abi ba na to og totally na control na or napaphana ninyo kining mga NPA? Ayos po, based sa kanang ipik na ating counterpart. Mostly ang katong mga armado no. So kani ang mga sparo unit nila, kani mga milisya ni bayan. Napaman napaman sa mga barangay still active pa sila. Mhm. Karon lang kadug. Aduna na po yung alarming kini para sa ko kay mention ninyo nga aduna pa yung mga Sparrow unit nga for so long a time
Wala naman ta nakabila nakabalita nining mga Sparrow unit. But ba pasabot niya ni Giri Vibe kini sa NPA ang ilang mga Sparrow unit, kaya nga tong understanding ang mga Sparrow unit gina-operate, nag-operate kini sila sa mga kasyudaran, sa mga sentro. Actually na yung mga intro report no, kana ang way nila karon ang kaning mga Sparrow unit mo na ang gibugyan nila karon. To liquidate no, sa ito ang PNP ug sa EAP and other forces of the government. Then nakita na ko the same sa ilang pag-counter po na sa ilang membro. Eh, may mga chismis po na siguro na madunggan nila nga base ilang info gathering po sa membro nila kung sinsa ang mga nagka-traitor po sa ilang grupo. Mm-hmm. Dagang salamat Major, maning kamot tang makunta kausab bahin sa update niya sa investigasyon niya inianing kaso kay murag interesting ka ni the fact na 71 years old pod ang biktima. Yes po, sama po sa kapulisan na on kami andresado kami din sa pag-investiga kay sama sa ganyan niyo 71 years old no, hapit na sana ikaw ahon sa ito ang kuan tong Ginoo kay tiguan na pud ni. Then mo pa na tabo sa ano, so after the, today siguro amo ang ipapalo up ang pamilya no, kung ayo pa mag-cooperate sila sa mga investigation po. Aha. Usually Colonel, kung ang NPA ang nitira ni Ana, ilaha man ang ginaangkon mo, sunod man dai na ilahang mga statement, press statement nga sila yung nagtira. Kung tinuod man na we hope as far as kami po sa media is concerned, maragula pa may kadungog o statement gikan sa ilahang ilaha kining ginaangkon. Dagang salamat usab sa iyong panahon. Yes po, magandang umaga. Mm-hmm. So mga katilig mo ka to ang tingog ni Major Lisuda. Tang twister kayo ng iyahang ano ba, iyahang apelyedo. Major Arniel Milacotones. Amilo Cotones. Okay, dagang salamat sa inyo ang panahon. Mga katinig, okay na si ano? Regional Executive Director sa Department of Agriculture nga may interview na to, pero we are trying to reestablish contact with him. So na contact na. So mga katinig, atong hisgutan. Si kini si Director Alan Mangilan, kabalo ni magbisaya, pero I don't think ano siya komportable ka isa sa Bisaya. So sagul-sagulin lang natin no. Ang ato ang istorya dere. Mga katinig, we are so lucky na contact na to si Regional Executive Director Arlan Mangilan sa Department of Agriculture. Director, maraming salamat sa inyong panahon at mabuhay po kayo. Kay Karomi, magandang umaga sa iyo at sa ating mga listener din sa Tinig ng Bayan. Mhm, mukhang napasabak po kayo dahil sa dami ng problema ng agriculture department ngayon. Of course, one is for so long a time we thought po na itong kining ASF wala na ni, pero karon na napamunday tay problema sa ASF. What unsa gyud ang real score ni aning ASF diri sa ato ang dito sa region po natin na Colonel Ao no. Director Mangilan. Alam po natin na ang Region 12 ay dati ito siya ay green zone din, ano? Mm-hmm. Ngayon, nung after nung mga incidents na nagkaroon tayo ng mga affected na mga areas dito sa Region 12, more particularly ang ating North Cotabato and Sarangani province. So, nagkaroon ng konting changes ng kulay dun lang din sa mga areas. So far, hindi naman niya naapektuhan ang entire region. Okay. So it remains as is. Ganun pa rin naman po tayo ngayon. Dahil wala naman pong panibagong mga cases na naitala ngayon doon sa ating laboratory. So ang kagandahan nga po niyan, tayo ay patuloy pa rin nakakaangkat papunta ng Maynila ng mga ibang supply ng itong mga ating mga kababayan na mga commercial farm. So yun po ang situation natin at yun din po ang ating so far na color coding ngayon na situation.
Ah, related to this director, ang pinaka mas or mas mabigat na usapin ay itong presyon ng ating karne, dahil of course alam naman po ninyo na marami ang ating mga consumer ang talagang umaangal na sa kamahal ng presyo. Sabi pa nga, yung minimum wage ay katumbas ng isang kilo ng baboy. At of course, mayroong mga proposal na sana magkakaroon ng ceiling or price tawag nito freeze, no, dito sa presyo ng baboy. Pero ang problema naman yung ating mga hog raisers nagre-reklamo din dahil pamahal ng pamahal itong mga inputs, no? Nalugi na nga sila. At kung i-control pa lang yung presyo ng baboy, hindi na lang sila mag-aalaga ng baboy. Ano ho ang take nyo rito? What's the real score po ba? Yeah, well, Romy, no, ang ating actually nasa situation tayo na may pagka-abnormal, no? May abnormality in situation natin dahil nga po sa kung titingnan mo ang mga Central Luzon ay talagang mayroon silang deficiency ng supply. Ibig sabihin, nangangailangan sila ng mga additional. Pero sa atin, kung titingnan mo, nag-aangkat tayo ng mga kababayan natin. Tayo nagsusupply po? Opo, tayo nagsusupply doon sa Central Luzon, ano? Pero bakit sa atin, dito sa atin, sumasabay yung pagtaas din ng mga ating mga hogs dito sa Region 12? Dahil po sa low of supply and demand, dahil yung mga baboy natin, sinisip natin sa Manila, nagkaka-shortage din dito. So, low of supply and demand, walang supply, mahina ang supply, so mas magmahal yung presyo. Tama po yan. Ang ilang siya loob supply, hindi mo alam na mangyayari. Pero kasi po, tayo naman, mayroong enough at meron tayong mga consumers din in our region, ay supposedly dapat hindi po taking ang ating mga kababayan na mga traders or sa commercial farm, no? Kasi nga po, meron siya kumakain eh. Hindi ito yung opportunity na dapat lalo mong tatakas ang halang yung binibenta. Good enough siguro na merong kita, pero kung mo na mas maganda yung halang social responsibility. Hindi naman ang ulugan ng bawat kita mo eh, yung magiging source ng yung business. Ano nangyari sa signal natin? Pwede bang i-try natin? Director, medyo nasa area yata kayo na mahina ang signal? Actually, okay naman siguro dito siya at ako, eh. Mobile po ba pero kayo? Talagang, opo, nasa area ko dito. Okay po, kasi medyo minsan putol-putol. Ngayon po, mayroong proposal itong si Congressman Isagani Sarate ng bayan muna na instead of freezing the prices, no, yung presyo, instead na lagyan natin ng ceiling, bakit hindi subsidize ng gobyerno both yung ating mga hog growers at of course yung ating mga consumer para ito daw ang price ceiling ay pinag-aaway lang daw yung mga producer at mga consumer. Well, actually, meron po tayo sa mga line of mga strategies na unang-una gusto natin na talagang mag-circulate itong ating mga supply within the market na yung tinatawagan natin na kung ang kanyang farm gate is 200, hindi naman gano'ng kataas ng labas sa ating mga market. Pangalawa, meron tayong mga alternative na mga remedy na gagawin in the future kung ang movement ng ating mga pork within the Region 12 ay magkakaroon pa rin ng continuous na problem regarding sa price ceiling nila, no? So, definitely gagawa ang gobyerno ng kanyang mga steps kung paano niya talaga ma-address ang abnormality ng situation ngayon sa ating hog industry. So yun po, meron po tayong mga lineup ng mga strategies na gagawin.
Sometime 4 or 5 months ago, at the height ng ASF po dito sa North Cotabato, ay pahirapan yung shipment, no, pagkuha ng shipment permit. Kahit meron na tayong tawag nito, si laboratory result, no, na ASF free yung ating farm, pagdating sa bahay hindi tayo mabibigyan ng shipment report, shipment permit, dahil po nasa red area, nabilong kami sa red area. Ngayon po nawala ng baboy, problema na naman, dahil itong gobyerno na naman ang naghahanap ng baboy na maisiship. So ano po ang mas long range, mas sustainable sana na programa natin para mapangalagaan, like we are saying na meron ng vaccine, nasa na po yung vaccine, meron po ba kayong programa sa pag subsidize itong vaccine, kasi kahit merong vaccine yan, kung yung cost po nito ay hindi naman kaya ng mga ordinaryong mga magbababoy na bilihin, or additional cost yan, tapos may price free, so wala pa rin mangyayari. Well, actually, ang good to hear na meron tayong vaccine na pwede nga maging available sa ating mga kababayan, no? Pangalawa, actually, meron din kasama doon sa mga lineup at mga remedy na gagawin ng gobyerno nga po yun. Dapat ganun po, no? Gobyerno mag-sure doon yan para talaga makinabang natin kababayan ng mga nasa commercial at saka even yung backyard ng mga farm natin, no? So, meron naman, aside from that, pwede na rin naman gumawa ng mga mag-avail ng insurance ang ating mga kababayan sa kanilang mga alaga para maproteksyonan. Pangatlo, continuous naman po natin ngayon ay nagpo-provide na tayo ng mga sample kits para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga backyard. No, meron na po tayo para hindi na po gaano magkakaroon ng problem pa paano tinitest ang ating mga alaga. So, pinoprovide na po yan. Ibig sabihin po, ang lahat po ng ngayon ng pamaraan ay ginagawa na ng ahensya ng gobyerno para matigil na po yung ASF. Ano? Pero yung nga po, ang pinangka-ultimatum na kung talaga may vaccine. Pero so far, hindi pa naman po, wala pa naman pong lumalabas na vaccine na pwede natin ipamimigay para sa ating mga kababayan. Karomi, ang gusto ko lang i-emphasize dito, no, magiging take ito kasi ng responsibility ng ating mga kababayan ng about sa pag-address ng ASF. Mm-hmm. Kasi, oo po, ito yung sinasabi ko nga noon pa na tayo mismo na within the community ay dapat alagaan natin ang ating mga inaalagaan. Mm-hmm. So kasama doon sa ating magagawin yung barangay to barangay na campaign awareness ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Regarding sa kanilang handling, management ng kanilang mga inaalaga ng mga hogs po. Mm-hmm. Gagawin po natin yan. So, mauna po ang mga areas na yung dati nang mayroon ng problem sa ASF. So then from there, expand po natin dun sa mga areas na mga dati nang free sa from infected na mga disease na po ng ASF. More than that po, alam natin na yung marami tayong mga inislaughter na mga swine, ano? At marami mga farmers ang kumbaga natagam na ba, na parang nagkapobya na mag-alaga. Now, at ito mga farmers na ito, tinamaan pa ng pandemic, so wala nang kapital, wala nang may ganang mag-alaga, especially kung magkakaroon ng price freeze, no? Ngayon, wala bang programa ang ating departamento para naman sa mga soft loan or mga grants, no? Or yung dispersal natin para sa ating mga farmers, dispersal na mayroong suporta din sa pagpapalaki. Wala ba tayong ganung programa po? Actually, sinasama na po natin ngayon yun, no? In fact, meron po tayong kung sa mga areas na dati na natin nakal, meron tayong repopulation na programa sa ating mga kababayan. So ano po yung repopulation? Magbibigay kayo ng libreng, ano bang bibigay nyo? Opo, ganun po. Yung mga big po natin na mga kwan, pwede natin ngayon ipamimigay.
sa ating mga kababayan, ano? Mm-hmm. Doon naman sa hindi mga affected, hindi pa dati, walang gumagayin, wala pang kaso ng ASF, ay mayroon po tayong population na gagawin. Ibig sabihin, mamigay din tayo the same time. So may programa po ngayon siya ng paano ang distribution, dispersion ng mga alaga po natin. Yung ano naman po, commercial, kasi ito kasi ang ano, isa definition pa ng commercial. Ang pagkaalam ko, kung ang basis natin ay yung number ng ASF, kung wala kang 15, ano, kung umabot ka ng 20 po ba? Commercial ka na. At kung kaabot doon sa commercial po na mga farmers, 20 above, wala ba kayong assistance po? Meron din po, no? Pwede nga nila pong i-insure ang kanilang mga alaga sa PCIC po natin, yung Philippine Crop Insurance. Opo. Meron po sila, meron po tayo ngayon ng sistema kung paano po natin sila ma-accommodate para po talaga pong ma-protectionan po nila yung kanilang alaga in the event na magkakaroon ng problem regarding sa ASF. Mm. In a long range po na pananaw, hindi po ba dapat na itong ating gobyerno ay or the Department of Agriculture to be specific ay magtayo, magpatakbo ng mga feed mill na subsidized ng gobyerno para naman na hindi masyado mataas yung input ng pag-aalaga ng swine? Actually, kasama yan doon sa mga tinatawag mong kanina na mga remedy na gagawin ng gobyerno, no? Aside from that, yung baka magiging procuring entity din ng Department of Agriculture ng mga hogs pork para po patuloy na malabanan natin yung pagtaas ng presyo. Mm-hmm. Which is ginagawa nyo na po, di ba? Yung pag-procure, I think you're starting it already, di po ba? Wala pa po ang yung procurement ng tayo na yan siya. Meron pa po kasi yung specific na requirement na kailangan yun. Ha? Pero pinahanap ko na po yung pwede kong maging kakunduit. Yung kakunduit natin na magiging siya yung ating buying institutional buyer. Aha, okay. Maraming salamat po sa napakahalagang panahong binahagi nyo sa Tinig ng Bayan. Baka may mga nais pa kayong iparating sa ating mga ano katinig sa South Central Mindanao. Opo, tayo po ngayon ay ang Department of Agriculture actually ay nag-declare na ng war against si ASF, ano? So marami na siyang mga tinatawag na naka-line up ng mga activities para po talaga at the end makukontain, makontrol natin ang ASF. At the same time, mamaneutralize na po natin, ma-stabilize natin yung presyo sa market para po ang ating mga consumers, yun ang po ang bottom line yan, ang consumers natin ang pinaproteksyonan natin. At the same time, pinaproteksyonan din ng ating ahensya ang mga commercial farm, including backyard farm po na meron tayo para purposely pare-pare yung may income sila at the same time, hindi po nahihirapan ng ating mga consumers. Yun po ang katungkulan ng ating gobyerno. So, kasama dyan, katulad natin, of course, kung paano natin magagawa dyan yung ating mga local government units. Kaya nga, every now and then, in-encourage natin na mag-combine na nila yung kanilang local price monitoring council. At the same time, meron naman po tayong binigay sa kanila na kanang suggested retail price. So, they can use it. They can take it as a basis for their monitoring and supervision activities sa kanilang local na mga markets. Mm-hmm. So, pagsama-samaan po natin ito na magagawa natin na ma-control, ma-neutralize po natin ang situation po dito sa Region 12 dahil basically tayo po actually ay umaangkad pa, nagpapalabas pa tayo ng ating mga supply papunta ng Maynila para matulungan lang ang mga kababayan natin sa Metro Manila. Kaya tayo dapat din, tulungan din natin ang ating mga consumers locally na hindi po sila nahihirapan sa kanilang binibili. Salamat po. Director, sandali. Narinig namin na si Secretary William Dar will be coming today. Tama po ba? Tomorrow pa siya, Karomi. Aha. Darating. Pwede natin malaman ano yung pakay niya?
Well, unang-una, pupunta siya dito, meron siyang mga consultation sa ating mga kasamahan din sa ibang line of industry natin, ano, especially sa mga corn industry. So, kasama rin dyan, of course, yung kanyang mga pagkikipag-discussion sa mga yung mga ibang commercial farm na meron tayo sa Region 12. Pangalawa, meron siyang directives na gagawin sa member ng mga regional RMC po natin, yung mga attached bureaus and agencies ng Department of Agriculture. Ay meron siyang instruction na gagawin, so personal po niyang gagawin sa kanila. Opo, sisikapin yung mga official po natin. Sisikapin po namin ma-interview siya sa inyong tulong po. Salamat. Opo, opo, karamin. No problem po. Maraming salamat po muli. Maraming salamat, karami. Nakatinig yun po ang tinig ni Regional Executive Director Arlan Mangelen, no, sa Department of Agriculture. Mga katinig, naan na siya, no? Okay, mga katinig. Bugat pang po din nga issue good, kining isa nga musunod, no? Local issue kini. O na-contract na? Unsay status? mag-break siya daw ta. Ano yung mga katinig at tangi sa atong pagbalik kay Osaka, nagbaga-baga nga issue ang atong ang hisgutan. Nalipay ang bana ni Dalia Orgahada nga si Vincent taga ni Zayab Cotabato. Kay nawala na ang lagom sa iyang tiil, makalakaw na siya og tarong. Yaplasan lang niya sa Yaki Liniment Oil o gitumaran sa Yaki Herbal Capsule. 3 years naman ka kinangyang katong sa tiil. Nagalagom, nagudayo, gabayulit. Nag-try na kong Yaki. O nga, gitry po na mo ang inom o Yaki Capsule. Gikaluyan ba yan tao? Napuhang iyang bayulit sa tiil. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo ang ayan lamang na masulayan gayod ninyo. Mapalit na sa mga butika. Panamox, antibiotic caplet, frequently asked questions. Asa mamalit ang Panamox antibiotic caplet? Sayon ra pangitaon ang Panamox antibiotic caplet. Tungod available kini sa tanang mga agri-vet stores duol sa inyong lugar. Panamox antibiotic caplet. Panamox antibiotic tablet, proven and effective sa inyong mga manok. Kasi iya taga aper sa gadan paroy lanaw. Unsa may mo ang na experience sa paggamit nimo sa Panamox? Eh? Ako ni experience sa paggamit ko sa Panamox. Katong manok na kong gisipon ba din wala mingkaon. Pag tumaro ka ng buntag, mati maghapon yung kaon jud siya. Dayon di pa tumaro ko siya kanang wala kay kaon. Tulo ka adlaw ra ito siya din. Naulian ko sen gutok yung nawo ko. Burot na. Burot na nawo ko. Sayang kay pala gyud mo daghang tambag yung kaon. Isang tambala sir. Panamox. Panamox. Okay na kayo. Panamox gyud para sa mga beginners. Biktibo kayo. Panamox antibiotic tablet, mapalit sa tanang agri-vet store sa inyong lugar. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
Ay, sorry. Mga katinig, nag-dead air ta. Napindot ang ano. So we were saying, mga katinig, daghang kayo mga issue dari nga ito ang giogi padangat sa ito ang mga katawahan. Ato hinahinayan kini og hisgot sa umabot ka mga pag-programa nato sa Tinig ng Bayan. Kaya wala na kita'y oras. Ugusan niya ni mga katinig kining kontrobersyal nga budget sa sangguniang panlungsod. No? Kaya matod pa ning taho nga nakabot sa ato, illegal ko no kanang budget sa ano sangguniang panglungsod. Well, nganong illegal, di man tabugado. Ari ko ato ning ato sa ning ano pod atong maningkamot nga makuha mga dokumento ni ani og makakita og independent nga abogado, ha? Kung illegal ba gid ni. Isa dere kay ngano kuno pod ni nay question dere kay kini ko nung maong budget sa illegal nga budget sa Kinabawan City, gideclare ko no nga valid kini sa provincial board. Okay, kining mga budget mangod sa mga munisipyo ug syudad, no, ginatan-aw ka na siya sa sangguniang panlalawigan kung ano ba siya, sound and in place ba siya. And ayun mga katinig, wala na kita oras sa sangalan sa atong regular nga host si Luloy Rosario, ang atong kauban dari si Bubong Punyo ug sa tanang nagalangkob sa Tinig ng Bayan. Kami nagapasalamat sa inyong pakiuban kanamo ug nang hinaot nga sa tanang higayon Lunes hangtod Biyernes sa alas 5 hangtod alas 7 sa buntag, mag-uban-uban kita. Ayaw ka maghawa, kaya musunod tayo ng atuang alas 7 balita mayong morning kanatong hurot. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Hey, maya pa si Kwan. Nakatulog na kalawin. Apay na kumbay na? Di man gani makausa? Naon sa gugadihan? Da. Dalihan, humanan ko og pangapi sa Akira 5-in-1 Coffee. Tanawa no?